Hi mga ka-chibu! Magandang araw sa inyong lahat! And welcome to Chibu Fam Kitchen! So, ito na naman po si Mommy Lady Dudes at your service. So, ngayon, hi! Say hey! Hi! So, ngayon, magluluto tayo ng kalderetang bibe or stew duck in coconut milk. Okay, Patakalan doon. So ngayon, mag-multitasking tayo since tulog pa ang mga ibang member ng ating Chibu Fam. So ang gagawin ko, imamarinate ko to. So habang minamarinate ko, mag-exercise muna kami ng aking 2 little ones. So ayan, so ipiprepare ko na ang ating duck. Kinat ko siya sa ganitong portion. So, serving portion natin is ganito kalaki. So, ang gagawin ko ngayon, imamarinate ko muna siya for an hour. So, while waiting for our marinated duck, mag-exercise muna kami ng mga anak ko. So, for our marinate, so maglalagay lang ako ng mga about 3 tablespoons ng soy sauce. Ayan. Saka a tablespoon of oyster sauce. Saka pepper. At lalagyan natin ng mga isang tablespoon ng bawang. So, imamarinate lang natin to. Pagkatapos nating i-marinate, hintayin lang natin yan. So, lalagay ko muna yan sa fridge for about an hour. So, mga ka-chibu, mag-exercise muna tayo since na nagmamarinate kami for 1 hour. So, let's be healthy. So, mag-exercise muna kami. Join with us, okay? Ipiprepare ko muna yung other ingredients natin para sa ating kalderetang bibe. Chibu, na-prepare na natin ang ating mga ingredients. So, ito ang ating mga ingredients. So, ito mga ka-chibu, ang ating ingredients para sa kalderetang bibe. So, ito yung ating bibe. 1 whole bibe yan na kinat natin sa ating portion na gusto, cooking portion. So, minarinate natin tapos finridge ko siya for about an hour. Half of medium size ng onion.
Meron tayo about 2 tablespoons ng ginger or luya. A tablespoon of minced garlic. So, usually yung garlic ko, mini-mince ko na tapos nilalagay ko sa onion para always ready akong meron na garlic. So, 1 tablespoon ng patis or fish sauce. 2 tablespoon ng ating oil. So, ito, optional din sa inyo. Ako, naglalagay ako ng sweet potato para maging manamis-namis yung ating kaldereta. Meron akong about 1 cup of tomato sauce. 1 cup to 1 and 1 half cup of coconut cream. Meron akong carrots, about 1 cup of carrots. And then meron akong patatas or potato. Kinat ko is about 5 potato. So itong carrots ko saka potato, finry ko na siya para ma-harden yung kanyang paligid. So, depende naman sa inyo, kung ayaw nyo ng oily, pwede namang direct na hindi na siya na-fry. So, meron tayong peppers dito. So, usually red peppers yung ginagamit natin, pero to add more colors, naglagay din ako ng green peppers. So, yan mga kachibu ang ating ingredients. So, ayan mga kachibu, ito na ang ating pan. Mainit na yung mantika natin, so ilalagay ko na ang ating ginger. Pulutuin lang natin ang ating ginger. So, isunod natin ang ating garlic. So, yan. Papupulahin lang natin ng kaunti ang ating ginger at ang ating garlic. So, once na mapula na siya, so, ayan, mga kachibo, medyo nagiging brownish na siya. Ayan. So, pwede natin ilagay ang ating onion. Maluto ang ating onion. Okay. Ayan, parang okay na siya. Ilalagay na natin ang ating marinated duck. So, ayan, mga kachibu. So, ang gagawin natin yan, hahayaan lang nating masangkot siya ang ating bibe, ang ating duck. So, ilalagay ko na rin ang patis para manuot ang ating lasa sa ating meat. Okay? So, since na ako, ang gusto ko sa kaldereta ko is malambot siya, ang gagawin ko, dadagdagan ko siya ng about half a cup of water. So, ayaan ko lang siyang masimmer hanggang matuyuan siya at masangkot siya siyang mabuti at maging masarap siya. So, ayan mga kachibu, after 20 minutes, ayan, medyo dry na siya. So, in between ng 20 minutes na yun, sinicheck ko rin siya once in a while kasi baka masunog yung ilalim. So, ayan na siya, nasangkot siya na siya ng kaunti. So, next na ilalagay natin is ang ating tomato sauce. Para kasamang manuot ang lasa sa ating bibe, sa ating duck. Ayan. So, halo-haloin lang natin. Usually, ang duck is hindi katulad ng normal na chicken na madaling maluto. So, mas makunat ito, yung meat niya. Kaya, mas matagal ang cooking time niya. Para mas lumambot at mas masarap. So, ayan. So, hintayin lang uli natin na manuot yung lasa ng tomato sauce. At isusunod na natin ang sweet potato. So, after 5 minutes, mga kachibu, ito na siya. Ayan. Yan ang ina-achieve natin. Yung sizzling. Yung manuot yung lasa sa ating meat. So, since ganyan na siya, pwede na natin ilagay ang ating
sweet potato. So, naglalagay ako ng sweet potato at inuuna ko to para manuot, maluto siya at lumambot. So, mamaya, manunuot yung kanyang tamis sa ating kaldereta. So, lalagyan lang natin ng onting sabaw kasi ayaw nating masunog. Yan, hintayin lang natin lumambot ang ating sweet potato kasama ang ating meat. So, muli, tatakpan natin hanggang sa lumambot ang ating sweet potato. So, ayan, after 5 minutes, ito na siya. Ayan, so nanunuyo na siyang muli. At kung makikita nyo, lumambot na ang ating mga sweet potato. So, yan ang ina-achieve natin. Ayan. So, pagkatapos nito, ilalagay na natin ang ating coconut milk. Ayan. Ayan. Ilalagay na natin, ihalo-halo natin. So, pakukuluin lang natin to ng another 5 minutes. Then, ilalagay na natin yung other vegetable natin. Ayan. So, malapit na siyang maluto. Ayan. Hintayin lang natin na kumulo at manuot din ang ating coconut cream. So, ayan lang natin yan for 5 minutes. So, ayan, after 5 minutes, mga kachibo, ito na siyang muli. So, ayan na. Kumulo na ang ating coconut cream. So, ilalagay na natin ang other ingredients. Ang ating patatas, carrots, at ang ating red bell pepper. So, since na na-fry naman na yung aking mga carrots at potato, hindi ko na kailangang patagalin ng pagluluto nito. So, masarap sa kaldereta yung may onting anghang. So, lalagyan natin ng kaunti. Ayan. Para makakain pa rin yung mga anak ko. So, ayan. So, ayan, isi-simmer lang natin siya ng about mga 5 to 10 minutes. Ayan. And then, ready na ang ating kalderetang bibe. So, ito na siya mga kachibo. After 5 minutes, luto na ang ating kalderetang bibe. So, nasa sa inyo na mga kachibo kung gusto nyo dagdagan ng onting sabaw. Since I have a bigger family, dinadagdagan namin ng onting sabaw dahil gustong-gusto ng mga bata. So, ito mga kachibo, ang ating kalderetang bibe or kalderetang duck. Ihahain na natin sa ating mga kachibo fam. Ito na mga kachibo, ready na ang ating kalderetang bibe. Ipapakain na natin sa ating mga chibo fam. So, ito. Ayan, hello. Masarap. With rice. Sarap yan with white rice. Okay. Ito. So, ito mga kachibo, i-try nyo to, ah. Kuya, rice muna. Ayan. Perfect. Try muna to. Thank you. Ayan, si Daddy. Malambot yung meat. Nagigising ni Daddy. Papasok na si Daddy. So, tamang-tama yan. Busog siya bago pumasok sa trabaho. Sarap. Okay. So, yan mga kachibo. You must try our kalderetang bibe. Yeah. Ayan. So, thank you for watching our videos. Subscribe, share, and like our videos too. And thank you for watching the Chibo Fab channel. Bye! Bye.